So ngayon mga Lodi ay mayroon na naman pong na-demonetize na kapwa natin content creator at big content creator po siya na meron pong 611,000 followers. Grabe mga Lodi, no? Hindi niya po ina-expect dahil hindi po niya alam na magkakaroon siya ng violation sa ganitong klaseng video. Kaya naman mga Lodi, i-share po namin ito sa inyo para maging aware po kayo dahil marami po sa mga kapwa natin content creator ang talaga namang hindi pa po aware sa mga bawal dito kay Facebook dahil napakadami nga po talagang bawal dito kay Facebook. Yung tipong hindi mo naman iniisip na maaaring ito ilumabag kay Facebook pero bawal pala. No, kaya nagugulat na lang tayo, bigla tayong na-demonetize. At ang content creator nga po na itong mga Lodi ay walang iba na kundi si Sir Nelvin. Ayan, shinare po niya sa atin yung kanyang video or yung kanyang reason kung bakit po siya na-demonetize. Kaya naman i-share ko din sa inyo dahil nga po mga Lodi nakapag-upload po siya ng video na pinapalo niya po mga Lodi yung mga bata. Pinapalo niya ng chinelas. So bawal po yun mga Lodi, no? Maaari po kayo magkaroon doon ng violation na child abuse. Okay? Kaya naman mga Lodi, kung tayo mag-upload ng mga video, i-make sure po natin na wala pong nakikita na nasasaktan, no? Especially mga bata, no? Well, kahit naman po hindi bata, no? Kahit matanda mga Lodi, no? Pero especially yung bata, mga Lodi, medyo maigpit talaga si Facebook yan, no? Pero kahit matanda mga Lodi, no? Kapag ka po yan ay merong nagpapahiwatig na nagsasakitan, maaari po yung ma-fall sa violation na violence, no? Meron din pong ganun mga Lodi, no? At syempre mga Lodi, hindi lang po sa action. Maaari po mga Lodi sa verbal din, yung mga nakakasakit na salita, maaari din po tayo magkaroon ng violation doon. Kaya ingat din po kayo sa mga binabanggit po nating salita dito kay Facebook dahil baka akala natin okay lang tayo magsalita ng ganito, which is kahit wala namang nasasaktan sa video, pero binabanggit naman natin or nakakasakit naman yung ating salita, magfo-fall po yun mga Lodi, no, sa hate speech, which is community standard din po yun na maaaring tumagal din ng linggo, buwan, or minsan umaabot pa ng 3 buwan yung ganong klaseng violation. Kaya naman ingatan po natin ang ating mga account hanggat maaari, wag na wag po tayong mag-upload ng kahit anong ilang example lang, yung may nagpapahiwatig na violence, dangerous, yung may mga hate speech, yung mga nudity, yun nga pong mga child abuse, yung mga ganyan klase po mga Lodi, no, iwasan po natin mag-upload. Mas maganda, makapag-upload lamang po tayo ng mga good vibes or yung mga mayroong natututunan ng mga content, no, na walang nasasaktan, no, wala tayong ina-attacking kahit sinong person mga Lodi, no. Pwede din po na tayo ay magkaroon ng bullying na violation kapag ka naman tayo is nagsasalita ng against sa isang tao, no, maaaring ma-detect ni Meta or masabi ni Meta na ito is bullying. Kaya wag po tayong mag-a-atake ng ating mga kapwa content creator. Hanggat maaari, iwasan din po natin yan. Okay? Kaya naman, hanggang dito na lang yung ating video. At syempre, para maging aware yung ating mga kapwa content creator dyan, ay ipaalam rin natin ang bagay na ito.